Magandang araw po mga kasambuhay dito po sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng daigdig. Ngayon po ay kaisa natin ang Simbahang Katolika sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Mayroon pa pong isang kapistahan itong si San Juan Bautista, yung kanyang kamatayan, kanyang pagpupugot ng ulo. At ito po ay pinagdiriwang tuwing August 29. Pero ang kapistahan po natin ngayon ay tungkol sa kanyang pagsilang. At alam ninyo, sa ating pananampalatayang Kristiyanong Katolika, tatlo lamang po ang birthdays na pinagdiriwang natin. Ito na nga po kay John the Baptist at ang isa po, siyempre ang ating Panginoong Hesukristo, araw ng Pasko. At ang pangatlo ay yung birthday ng kanyang inang Maria, ng ating mahal na ina. At mapapaisip po tayo kaagad, bakit kaya kasama si John the Baptist dyan. Si Jesus, madali pong maunawaan kasi siya ang Savior of the world. Si Mama Mary, madali ding maunawaan kasi siya ang ina ng Savior. Pero si John the Baptist po, pinagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan. Sinasabi natin na napakahalaga na siya'y nabuhay sapagkat siya ang hinirang at pinili ng Diyos para maging herald o kaya ay tagapamansag ng tagapagligtas. Alam niyo sa Lumang Tipan, dumating yung punto na wala nang sumusulpot na propeta. For 400 years, para bang isinara ang pintuan ng langit at wala nang propetang sumusulpot sa daigdig. Hanggang sa sinabi ni Prophet Malachi na darating ang isang messenger. At siya ay darating sa anyo ni Elijah. At ito po ay makikita natin ngayon sa katauhan mismo ni John the Baptist. Mauunawaan natin yung scripture passage na iyon galing kay Malakay na tumutukoy pala kay John the Baptist. Kahit mismo po si Jesus, kung matatandaan ninyo, kapag malapit na magpasko, panahon ng Adbiento, meron din pong ebanghelyo na sasabihin ni Jesus sa mga tao, siya si Elijah at pakinggan niyo siya. Ang sinasabi ni Jesus ay, sana makita ninyo sa katauhan ni John the Baptist si Elijah. Kasi si Elijah ang sinasabi sa scripture na kapag dumating na ang tagapagligtas, darating muna si Elijah. Kaya po, sinasabi natin na si John the Baptist ang dumating na herald o tagapamansag. Siya ang mangunguna sa pagdating ng Savior. At alam niyo, itong si John the Baptist, unang-una natin siyang matatagpuan sa scriptures, no? Sa New Testament. Pagtawid sa New Testament, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang inang si Elizabeth. At sasabihin po doon ay kumislot ang bata, ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Kasi nakaharap niya si Maria na noon ay nagdadalang tao na kay Jesus. At kung susundan po natin ang buhay ni John the Baptist, makikita po natin na kapag tungtong po niya ng edad 30, siya po ay nangangaral na sa Jordan. At sa banks of the Jordan River, marami na po siyang mga tagasunod. At ang pangangaral po niya ay tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos. At napakaganda po ng description kay John the Baptist. Siya po ay namuhay ng simple. Ang gamit po niyang kasuotan ay yung nakukuha lamang niya sa nature. At ang kanyang kinakain ay mga pinipitas din lamang po niya sa palipaligid. Ibig sabihin, he is countercultural. Hindi ho siya sumasabay sa takbo ng modernong panahon. Sapagkat meron po siyang sariling dala. Meron siyang sariling hatid na mensahe. At napaka-importante po ng mensahe niya. Kung yun pong ibang mga propeta sa Lumang Tipan, lahat nagsabi na darating isang araw ang manunubos. Darating ang tagapagligtas. Pero si John the Baptist, iba po pong klase. Sapagkat sinabi niya, malapit na. At narito na sa piling natin.
Hanggang sa noong dumating nga po si John the Baptist para magpabinyag, sinabi ni John the Baptist, teka muna, hindi ikaw ang dapat magpabinyag kung hindi ako baliktad, hindi ako karapat-dapat. Yan ang sinabi ni John the Baptist. Darating ang isang tagapagligtas at ako, hindi man lamang ako karapat-dapat magkalag sa kanyang panyapak. Yun ang pinakamababang trabaho ng isang alipin. May kaugnayan sa panyapak, no? Pinakamababa. Pero ang sabi ni John the Baptist, even that, hindi ako karapat-dapat. Wala akong karapatan. No? Napakababang loob po ni John the Baptist. Ang mga tao po ay nagkukumpulan na sa kanya at sumusunod na, marami siyang fans club kung tutuusin. Pero hindi niya inako sa kanyang sarili itong mga taong ito. Noong dumating na si Jesus, sinabi niya sa mga tao, "Behold the one who is to come, the Lamb of God. No? Listen to Him. Siya na yung sundan niyo. Kahit ako, iwan niyo na ako." No? Ito po ay isang napakagandang aral para sa panahon natin, sa mga tao na ang hilig-hilig magkaroon ng sariling mga followers, na admirers. Si John the Baptist po, alam niya ang lugar niya sa kabuuan ng mga pangyayari. Na tinawag siya ng Diyos para maging tagapamansag lamang. At nang dumating na ang Savior, tumahimik na siya. At nakita niya yung kanyang pangalawang misyon. Bukod sa pagtuturo sa mga tao na ito si Jesus ang tagapagligtas, noong siya ay nakapansin ng isang bagay na mali sa buhay ng hari, si King Herod of Galilee, noong panahong yun, hiniwalayan niya yung kanyang misis para mapakasalan niya yung kanyang hipag. Nagsalita ho si John the Baptist laban dito at sinabi niya, hindi tama ito kasi maayos naman yung pagsasama nyo, kayo'y kasal. Tapos ihiwalayan mo para lang makuha mo itong kursunada mong hipag. Nababagabag daw si King Herod sa mga sinasabi niya, but King Herod felt the powerful attraction of his words. At nangyari lamang po yung pinaka nakakalungkot na bagay noong si John the Baptist ay ipapugutan ng ulo ni King Herod kasi napasubo si King Herod. Noong birthday niya, malaking party ang naganap. Pinasayaw niya yung anak ni Herodias at sinabi niya doon sa bata, humingi ka kahit ano, kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Lango sa alak ang hari, ipinangako ang lahat. At alam ninyo, sabi doon sa scriptures, he regretted his words. May Holy Spirit na kumikilos na sa kanyang konsyensya. Pero, sabi ng hari, kaso, nakapagsalita na ako dito, maraming bisita sa halap ng mga panauhin. Baka sabihin nila, wala akong isang salita. At dahil ho sa hiya niya sa mga tao, inunay niya ang hiya sa tao sa halip na pagsunod sa Diyos. Muli po, isa itong magandang paalala sa atin, sino ba ang o ano ba ang tinig na ating pinakikinggan? Ang tinig ba ng Diyos o ang hindi magkamayaw na tinig ng mga tao? Is it popular opinion or the conscience given to us by God? Ang maganda po kay John the Baptist, kahit siya ay napugutan ng ulo, alam niya siya po ay nasa tuwid. Alam niya na ang pinanghawakan niya ay ang pagsunod sa Panginoon. At yung Savior na itinuro niya noong una, hindi ho siya lumiko, hindi ho niya binali yung kanyang direksyon. Hanggang sa huli, nakatutok siya kay Jesus the Savior, sa Panginoon na kanyang sinusundan. Ang Diyos Ama sa langit. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay at pagsamba at buhay. Ako po si Father Paul Marquez mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel. At palain po kayo ng Panginoon.